Ang pamimilian lang natin, yung tama o yung mali, di ba? Eh kung gusto nyo magpatuloy sa mali, eh bahala kayo sa buhay nyo, di ba? Kami naman dito ay tumutulong lang, nagsisikap tayo sa paghahangad natin na magkaroon ng mabuting gobyerno para sa kapakanan ng mamamayang. Katunayan, isinakripisyo ko na ang aking hanap buhay na hindi ako kumita sa mga presidential ball. Bakit? Kasi nakakumit na ako sa sarili ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nakapagpasya na ako sa sarili ko, maaga pa lang, matagal pa, mga kaibigan, na ang pipiliin ko, ibabatay ko sa track record, sa kanilang ginawa, yung kanilang history. Tulad niya, no, yung mga Chel Jokno, abogado yan eh. O hindi man siya kasing galing ng tatay niya, hindi pa naman natin alam yun kung pagdating niya sa public service ay kung mapapantayan niya. Hindi man mapantayan, hindi naman natin kailangan ng sobrang magaling. Ang kailangan natin, merong pusong, totoong puso, ha? Yung gampanan lang nila, yung kanilang trabaho, okay na sa atin yun. Eh katunayan nga, kahit magsipagnakaw yung mga yan eh, di ba? Mga kaibigan, pumapayag na nga tayo eh. Kaya lang, wala tayong nakikitang ginagawa, yun ang masama, di ba ho? Mga kaibigan, pinalalagpas na natin yung mga pagnanakaw. Ako, nakapag-commit na ako sa sarili ko. Simulat sa pool, alam nyo yan eh. Kaya nga ako natanggal doon sa pinanggalingan kong himpilan. Dahil sa kadidepensa ko dyan kay Vice President Lenny Robredo, hindi ko naman kakilala. Di ba? Bakit? Eh, mali sila eh. Ha? Mali sila ng ginagawa nila kay Vice President Lenny Robredo. Nanindigan ako, mga kaibigan. Hindi ho ba? Oo. Eh, pag sinasabi mo pala yung mali nila, galit sila. O, alam nyo naman yung pinanggalingan kong istasyon. Eh, appointed yun, di ba? Pro yun eh, pro. Kung saan yun makikinabang, doon yun. Oh, kahit yun eh, ipinasara ni Marcos nung araw yung negosyo nila, mga kaibigan, basta makikinabang sila. Oh, subukan mo, patakbuhin, i-endorso ni Digong nyo si Marcos, si Bongbong, sasama yan doon. Walang tatanggap na dyan eh, walang hiya eh, di ba? Oh, ngayon, sinasabi ko sa inyo, ako merong nakataya, ha? Itinaya ko yun, yung profession natin. Alang-alang sa tama. Bakit? Ang katwiran ko, kung makabubuti sa lahat, makabubuti sa akin. Di ba? Mahirap yung ikinukumpormiso mo ang kapakanan ng bansa ng mamamayan. Sana kung wala tayong ganong usapan dito, di ba? Eh sa mga mayor nga, pwede akong makipag-ano dyan eh, mag-PR dyan eh, di ba? Kahit papano, kumita tayo. Pero ang importante, ang mas importante, yung kapakanan ng lahat. Bakit? Yung kapakanan lahat, kasama ko ron. Di ba? Oh, dapat meron kang isinasakripisyo. Ayan ang ginagawa ng mga kandidato eh. Para hindi makita yung masama nilang track record o kapintasan nila, maging mabuti sila sa paningin ng kapwa, dinadaan sa pera. Eh, kaya nga tayo, ang katwiran ko, hindi naman lahat ng bagay pera lang. Di ba? Merong pagkakataon, yan, yung katulad yung mga media. Ihahamon ko nga sa inyo eh, maghanap kayo ng media na meron ng commitment sa presidente. Hindi sila magkukumit ng ganito kaaga. Ha? Bakit? Magkakapera sila dyan eh. Lahat yan pwede nilang hingan eh. Paano? Ako hindi ko lang sinasabi sa inyo. Ha? Meron nang lumalapit dito. Hindi ko lang sinasabi eh, mga kaibigan eh, sa atin. Pero tinatapat ko na. Lenny ako.
Bakit anya? Eh, yun lang ang matino eh. Oh, sakripisyo na ito at saka ang malaking pagkakaiba ng programa natin, nagbabayad tayo ng programa. Hindi ho libre ang himpapawid. Binabayaran po ito, black time. Kasi ho, ngayon black timer ako. May pagkakataon na talent ako. Hindi ako nagbabayad. Ha? At saka ang kaibahan, hindi tayo humihingi sa kanino man para natin maitaguyod ang ating palatuntunan. Mabait ang itaas sa atin eh. Yun ang konsuelo ko, ha? Pinakamalaking konsuelo natin, mabuti na lang may itaas, ha? Para maitaguyod natin yung ating simulain. Nakarinig ba kayo ng PAGCOR dito, advertisement sa program natin? Wala. Nakarinig ba kayo ng PCSO? Wala. Kasi mga government corporations yan eh. Di ba kinukwento ko sa inyo, sa panahon ni Pinoy, tumulong ako. Di ba? Sa programa natin. Hindi ako nagbabayad noon dahil co-production ng programa ko. Ha? Kung ano yung kikitain ng programa, maghahati kayo ng istasyon. Yun ang co-produce. Pero, mga kaibigan, pagka nung nanalo na si Pinoy, eh, pinadala na ko ng kontrata ng PAGCOR. Walang hiyayang PAGCOR eh. Pag nakatulong ka sa presidente, doon ka lang bibigyan. Lalo sa katayuan ko. Ayaw nila sa akin, mga kaibigan, kasi nabubuko sila, di ba? Ngayon, hindi katulad kasi yung PAGCOR na yan nung panahon ni Cory. Nung panahon ni Cory, pinakamagaling na pamamahala sa PAGCOR, panahon ni Cory at saka ni Ramos. Nung si Erap na pumunta dyan, nababoy na yan. Si Erap ang unang bumaboy dyan. Tapos si Gloria, katakot-takot na pagnanakaw ang ginawa dyan. Diba? Sa politiko nakikinabang dyan eh. Oh. Ngayon, nung naupo si Pinoy, nagulat ako, meron dumating sa aking contract. Doon sa studio pa eh. Binasa ko yung contract. Alam nyo, para kayo makapadalang ka ng contract, hindi ka basta bibigyan ng contract. A-applyan mo yun eh. A-applyan mo muna. Magpo-propose ka muna. Ako, hindi ako nag-propose eh. Ano ibig sabihin nung pag magpo-propose ka muna? Magsasubmit ka ng proposal. Susulat ka na tulungan yung programa mo. Pagkatapos nun ay tsaka kanila padadala ng kontrata kapag na-approve yung iyong proposal. Ako hindi. Pinadala na ako ng kontrata. Kaya lang parang nanliit ako sa aking sarili. Eh, para akong bata. Nung basahin ko yung contract, alam nyo kung magkano offer o nakalagay sa contract? Hindi na offer yun eh. Pipirmahan mo na lang yung kontrata na yun eh. 20,000 isang buwan. Yun lang ba halaga natin? Yun lang ba kapalit na halaga natin sa ginawa natin pagtulong dyan? Na-offend ako, ha? Sa totoo lang. Hindi ko kinuha yun. Napakababa naman nung pagkatao ko, ha? Yun lang ba tingin ninyo dun sa kahit papano'y naitulong natin? Eh, ang lakas nung istasyon na yun nung nandun ako. Ha? 50,000 watts yun eh. Mga kaibigan eh. Hindi naman ho yung katulad nito tsaka yung isang bago tayo na balik dito sa istasyon nito. Hindi naman ganito lang kalakas yun eh. Mas malakas yun. Oh. 50, ano yun? 50 yung tawag namin doon eh, 50,000 watts. Kasi malaki na sinusweldo ko ron eh. Sweldo ko pa lang doon eh, mga kaibigan eh. Tapos bibigyan mo ako ng 20 isang buwan. Ano ako?
Di ba? Hindi ko tinanggap yun. Ni hindi, tinapong ko yung contract nila. Mga walang hiyaya, lalo na yung si Carmelita Valdez. Naku po. Ah, sabi ko nga sa inyo, naging matinulang ang PAGCOR nung panahon ni Cory. Alam nyo, sa panahon ni Cory, kahit ganun sila, hindi ho sila namumulitika sa panahon ni Cory. Ano man ang paniwala mo sa politika, equal ang tingin nila sa mga nilalagyan nila ng advertisement o nagsusulisit sa kanila ng advertisement. Maging sa panahon ni Ramos, ganun. Naging hayop yung PAGCOR simula nung umupo dyan si ERAP. Tinatapat ko kayo. Puro magnanakaw na yan. Ngayon, eto nga ho eh. Sinasabi ko lang sa inyo, nagtaya tayo at ngayon nakataya tayo. Wala tayong minumulestyang sino mang politiko. Alam niyo ho, meron ng ilan na lumapit sa akin pero diniretso ko sila. Binigyan ko naman ng pagkakataon, hindi ko naman binastos. Ha? Maganda naman ang pakitungo ko eh. Hindi naman tayo bastos eh. Oh, pero tinapat ko. Pagdating sa presidente kako, meron na ako niyan eh. Eh sino? Eh Robredo ko eh, sabi ko. Eh sabi, bakit Robredo ka? Eh yun lang ang matino eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bumagsak sa Masbate Sea ang isang Piper Seneca light aircraft na papunta sana ng Naga City mula Mactan, Cebu. Nagka-engine trouble ang eroplano namin. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sa gitna ng pagdadalamhati, hinugot ni Attorney Lenny Robredo ang lakas ng loob para ipagpatuloy ang simulain ng namayapang kabiyak, Jesse Robredo. Hiniling nilang tumakbo siya bilang unified candidate ng Liberal Party para sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Kaya kahit walang pera at makinarya, naghandang makipagtuos si Lenny sa pinunong babae ng Villafuerte political dynasty. Habang nangangampanya sa gym ang katungganing si Nelly Villafuerte, nagbahay-bahay si Lenny at ang kanyang volunteers tangan-tangan ang mga placard na gawang kamay lang nila. Landslide victory ang naganap, 102,694 laban sa 31,364 na boto, pabor kay Lenny Robredo. Nang maging bahagi ng Kongreso, hindi iniwan ni Lenny ang mga kababayang naglukluk sa kanya roon. Sa kanyang panunungkulan, nakilala ni Lenny si Dina Abad, isang babaeng gaya niya ay hindi umaatras sa dambuhalang kahambugan ng mga makapangyarihan sa lipunan. Sakay-sakay ng bus papuntang Naga, inaalam ni Lenny ang pangangailangan ng kanilang probinsya. Taglay ang kaalaman mula sa kanyang pagbisibisita, tinutukan ni Lenny ang partisipasyon ng taong bayan sa mga inakda niyang batas. Nariyan ang House Bill 19, Transparency in Government, House Bill 4911, House Bill 3905, Anti-Discrimination Bill at ang Anti-Dynasty Bill na walang nakuhang suporta sa Kongreso. Kamangha-mangha kung iisipin ang naging tagumpay ni Attorney Lenny Robredo. Ang pagbangon mula sa 1% paangat sa pagiging vice-presidente. Gaya ng pagtayo ni Lenny sa vice presidential debate, the last man standing is a woman. Ika nga, 14,480,817 ang bilang ng botong nagpanalo kay Lenny Robredo bilang vice-presidente. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagkapanalong ito sa bisa na nagkakaisang desisyon laban sa apela ng dating Senador Bongbong Marcos. Nagpunta si VP Lenny sa mga liblib na bayan ng Nueva Ecija hanggang sa sumilaw sa bukid nun.
Nanungkulan si VP Lenny bilang chair ng Housing and Urban Development Coordinating Council mula Hulyo hanggang Disyembre 2016 hanggang makatanggap siya ng sulat mula kay Cabinet Secretary Evasco na nagsasabing desist from attending cabinet meetings starting December 5. Nangyari ito matapos tutulan ni VP Lenny ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang ng gobyerno na nakatutok sa urban poor communities. Naghain ng resignasyon si VP Lenny noong Disyembre 5, 2016. Kalakip ang ulat sa lahat ng kanyang anti-poverty programs na nakuhaan niya ng suporta mula sa international aid agencies. Nagbunga ang kanyang pagsisikap ng low-cost housing para sa 46,000 pamilya at nakabuo ng 17,000 tahanan para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Nakabatay ang mga desisyon ni VP Lenny sa siyensya, sa mga konsultasyon, sa pakinabang ng higit na nakararami at sa sistematikong paglutas sa mga suliranin. Binigyan ng Commission on Audit ang Office of the Vice President ng highest rating sa 3 magkakasunod na taon. Inalis ng presidente si VP Lenny sa pagiging co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. 19 araw lamang ang nakakalipas matapos niyang tanggapin ang posisyon. Sa kabila ng lahat, tinupad ni VP Lenny ang tiyaking buhay ang pag-asa. Namumuna siya sa pagbuo ng mga kwento ng mga Pilipinong hindi sumusuko at hindi nawawala ng pag-asa. Tuwing Linggo, ng alas 9 ng umaga, umeere sa DZXL 558 ang radio program niya, ang Biserbisyong Lenny. Ini-interview niya ang mga taong maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa panahon ng pandemya, lalo lamang napaigting ang pagsisikap ni VP Lenny na makatugon sa pangangailangan ng mga tao. Mas suliraning pangkalusugan ang binigyan niya ng pansin. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Matapos mong mapakinggan ang kwento ni Attorney Lenny Robredo, ating mahusay, matino at magayon na bisepresidente, ikwento mo rin ito sa iba. Nasa kamay mo na ngayon ang kapangyarihang ibahagi ang pag-asa. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal.
sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na